Tayong lahat siguro ay masaya ngayon dahil nabunutan na ng tinik itong mga bata, no? Dahil isinama na ni Kuya Tikram, si na Kuya Caleb at si Kuya Harvey. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Maraming maraming salamat guys sa pagbisita ulit dito, no? At sa suporta. Maraming maraming salamat sa inyo guys. At ngayon, may pag-uusapan na naman po tayo. Panibagong videos, panibagong reaction. At ito pa rin po ay part ng ating pagre-reaction dito nga po sa buhay po ni Kuya Caleb at ni Kuya Harvey at dito sa kanyang pamilya kay Kuya Bunny, sa tatay niya at sa bagong kinakasama ni Kuya Bunny, si Padrasta. Ayan, at pag-uusapan niya po natin guys. At tayong lahat siguro ay masaya ngayon dahil nabunutan na ng tinik itong mga bata, no? Dahil isinama na ni Kuya Tikram, si na Kuya Caleb at si Kuya Harvey. At abangan natin guys sa Lunes itong live ni Kuya Tikram at tiyak na kasama si Kuya Harvey at si Kuya Caleb sa kanilang live. At makita natin doon yung panibagong saya at panibagong buhay nitong mga bata. Ayan. Maraming maraming salamat pala no, guys kay Kuya Tikram dahil hindi niya sinukuan, hindi niya pinabayaan na itong mga bata ay ialis sa puder ng karumal-dumal na pamilya. At hindi naman po natin guys masisisi ano kung bakit ganito po yung naging hantungan ng kanila pong buhay, lalo-lalo na dito sa mga bata. Dahil itong mga magulang ni Kuya Harvey ay nababash ninyo si Kuya Bunny at itong kinakasama na si Madrasta. At hindi naman po ninyo masisisi itong mga bata kung bakit naging ganun po yung kanilang pananaw sa kanilang buhay. Dahil siguro ay may mga pagkukulang po kayo, may mga mali po kayong desisyon, may mga maling disiplina na gawa dito sa mga bata. Kaya ganun na lamang po yung sama ng loob sa inyo. At siguro naman ay tinatanggap po ninyo Kuya Bunny yung inyong po pagkakamali para sa inyong anak. At sincere naman po kayo doon, ano? At kayo po ay humingi na ng tawad sa inyong pong mga anak. Pero ganun pa man, ay masakit pa rin po sa inyong kalooban na hindi pa rin po kayo papatawad ni Kuya Harvey dahil po sa inyong mga sinabi, dahil po sa inyong mga paratang sa kanya. Ayan. At siguro balang araw ay kapag hindi po natin susukuan bilang isang magulang, basta ipakita po natin Kuya Bunny dito sa ating mga anak na tayo talaga ay nagbabago na, nagsisisi na tayo sa ating mga ginawa, nagsuri na tayo sa mga maling nasabi natin, ay siguro may chance pa po na tayo po ipatawarin ng ating mga anak. At ito naman si Ate Madrasta, itong bagong kinakasama ni Kuya Bunny, ay wala naman po kaming pakialam sa inyong relasyon ni Kuya Bunny. Ang importante, kayo po ay nagmamahalan at kung anong po yung napagdesisyonan ninyo sa inyong buhay, ay desisyon po ninyo yan. At kung talagang si Kuya Bunny ay hindi niyo po hihiwalayan at magsasama kayo habang buhay, eh nasa sa inyo po yan. At salamat Ate Madrasta dahil may kakalinga kay Kuya Bunny, may mag-aalalay sa kanya habang siya ay hiwalay sa kanyang mga anak. At hindi na po natin masisisi yung mga bata kung bakit nagtanim po ng sama ng loob yung mga bata sa kanyang tatay. Dahil nga sa hindi po wastong pananalita ng kanyang tatay. Dahil sino ba naman ang hindi po magagalit guys na pagsasabihan ka na kung hindi lang kitang anak ay pupugutan kita ng ulo. Hindi po, ano po yun, foul po tayo dyan guys, ano? Para sa mga magulang. Foul po tayo dyan. Dapat hindi po natin sinasabi yan para sa ating po mga anak. Dahil tayo mga magulang o para sa inyo po mga magulang dahil binata pa po ako, eh kayo dapat po makita ng isang magandang halimbawa para sa inyong mga anak. Kung ano po yung itatanim nyo kasi, ayun din po ang inyo pong aanihin at aanihin ang inyo pong mga anak. Kung ang inyong mga anak, eh tinanaman ninyo ng sama ng loob, eh hindi po yun maganda. Dadalhin po nila yan hanggang po sa pagtanda nila. At may tendency po na habang sila ay tumatanda, ay nandun pa rin puot yung sama ng loob sa kanilang puso. Eh baka sa pagtanda natin ay hindi na po tayo kilalanin bilang isang magulang. Ayan, kaya po paalaala para po sa mga magulang na dapat marin po natin yung ating po mga anak. At dapat tama rin po yung pagdidisiplina at hindi yung nahihirapan sila guys. Dahil nakita po natin dito sa sitwasyon na kayo Harvey at ni Kuya Caleb ay para po yung disiplina ni Kuya Bunny at yung Madrasta ay parang hindi po tama, ano? Kumbaga ito yung sa mga bata ay parang pinaparosahan sila, ano? Ay hindi po naging maganda yung ending nito. Kaya guys, para po sa mga magulang na may mga anak, palakihin po natin yung ating po mga anak nang may magandang asal at may magandang payo at may magandang disiplina para po sa kanila. Oo, tama po. Minsan yung mga anak po natin yung nagkakamali.
nagkakasala, may nagagawa po silang hindi po natin gusto. Pero disiplinahin po natin sila ayon sa tamang pamamaraan. Siguro disiplinahin po natin sila sa pamamagitan ng mga pangungusap. Pagsabihan po natin sila yung mga salita na hindi po nakakasakit sa kanilang kalooban, na hindi po yung magtatanim sila ng sama ng loob para sa kanila pong magulang. Ikaw ba namang sasabihan na kundi kita na pupugutan kita ng ulo, tapos sasabihan pa po ninyo ng special child, hindi po maganda para po sa mga bata. Kaya po para sa mga magulang ay may magandang aral po na mapupulot tayo dito sa kwento ni Kuya Caleb at ni Kuya Harvey. At napakaganda, no? At sana sa mga magulang, guys, ay wag na po natin tularan yung maling pagdidisiplina para po sa ating mga anak. Pagkos ay palakihin po natin sila na may pag-ibig, pagmamahal at malasakit para sa ating mga anak. Dahil magdudulot po ito ng magandang kinabukasan para po sa ating mga anak. Ayun. At maraming maraming salamat, guys, ano, at patuloy na ating pong inaabangan itong kwento ng buhay ni Kuya Harvey at ni Kuya Caleb. At ito naman si Ate Madras, na nakita naman po natin na parang concern naman dito sa dalawang bata. At inaakap niya ito, inikis niya, at sinasabing mahal na mahal kita, ano, at tinuturing na kita nga parang anak. Nasa huli nga po ang pagsisisi, ano. Kaya nga po dapat bago tayo magbitaw ng mga salita at bago tayo gumawa ng mga pasya para po sa pagdidisiplina para sa mga bata, ay isipin muna natin, guys. So, guys, maraming salamat, ano, at nakatutok po kayo sa kwento ng buhay ni Kuya Harvey at ni Kuya Caleb. Ayan, at angad naman po natin ay magkaayos sila ng mga magulang, at inaasahan ko pa rin po na balang araw ay makakapagpatawaran po ito po mga pamilya ni Kuya Caleb at ni Kuya Harvey. So maraming salamat sa inyo, guys, ano, sa suporta kay Kuya Tigran. At ayun lang, guys, ano, at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa suporta, sa walang sawang panonood, at sa mga nag-like, nag-comment, nag-subscribe sa aking pong channel. Maraming pong salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ingatan po kayo saan man po kayo magpunta. At pasamantalang magpapaalam muna po ako sa inyo, guys. Maraming pong salamat sa inyo. At kita-kits po tayo sa mga susunod na videos. At God bless po. Bye-bye!